Meron akong isi-share sa inyo itong tinatawag nilang pat testing or tinatawag na portable appliance testing. Yung pat test in short. Ito yung titis natin. Meron tayong insulation test, insulation probe, sub-leakage probe, leakage, touch leakage, polarity test. Tapos itong PRCD testing. Tulad nito, extension. Titesting din natin yan. Dito tayo magtitest sa itong polarity test active. So, titesting natin ito. Extension natin kung okay gamitin, kung safe ba gamitin ito. At titesting natin. Kabit natin ito. Tapos dito. Tapos enter. Start. So kung nakikita nyo, check, sabihin, safe ito, gamitin. Next, check natin ito, yung insulation resistance nya. Tingnan natin kung ano, class 2. Para matingnan ito, kung nakakita kang ganyan, class 2 yan, class 2. Testing natin, tagyan natin ng extension kasi walang sakit na pa, magkaibang sakit. Single test lang tayo. Papakita ko lang sa inyo. Tapos bigyan natin dito sa earthbound at saka substitute leakage test. Tingnan natin dito. Lagyan natin dito. Single open lang. Tapos start natin. Nakalagay dito na makikita mo line neutral resistance too high. Nasa 30 kilo ohms. Check fuse and switch. Are you sure to proceed? So yes natin. Para matingnan natin kung papasa o hindi. So pasado siya dahil yung limit natin nasa 1.00 mega ohms. Resistance too high, 30 kilovolts. Kilo ohms. Nasa 30 kilo ohms. Check fuse and switch. So, proceed tayo para makita natin. Masado yan. Okay. Check nya. Ngayon, ito, class 1 ito, class 1.
Check natin yung earthband nito kung gumagana yung earth ground nito. Tingnan natin kung gumagana yung earth ground nito. Pag hindi gumagana yung earth ground nito, mag-EX ito. So, lagay natin. Tapos, kabit natin ito. Tapos, earthbound tayo. Start natin.